isa sa mga sobra-sobrang bunga ng pagsisikap ni Gina ay ang Puzzle Mansion na ito dito sa Tagaytay City. At sa loob ng mansion na ito, matatagpuan ang mahigit 1,400 puzzle na kanyang binili sa mahigit na 50 bansa na pinuntahan ni Gina. At hanggang sa siya'y tinaguri ang Guinness Book of World Records. Are you ready to piece together an unforgettable adventure? Let's explore Puzzle Mansion. Nestled in the scenic city of Tagaytay, Philippines, Puzzle Mansion holds the Guinness World Record for the largest collection of jigsaw puzzles in the world. Founded by Georgina Gil Lacuna, this museum is a testament to her passion for puzzles. From intricate 3D puzzles to awe-inspiring 33 600-piece masterpieces, Puzzle Mansion boasts over 1,500 unique puzzles that will leave you amazed. Whether you're a seasoned puzzle solver or just looking for a fun and relaxing activity, Puzzle Mansion has something for everyone. Explore puzzles of all shapes and sizes, featuring everything from famous artworks by Van Gogh and Monet to modern pop culture icons. And guess what? Puzzle Mansion is also a charming bed and breakfast. Immerse yourself in the world of puzzles while enjoying the beautiful surroundings of Tagaytay. So, if you're ready for an unforgettable experience filled with creativity and fun, come visit Puzzle Mansion. Subscribe to our channel for more travel tips and exciting destinations. See you at Puzzle Mansion. Sa Puzzle Mansion. Ang puzzle na nakikita niyo dito sa loob, isang tao lamang ang nag-assemble. Isang tao lamang? Yes po. Ako po si Miss Georgina Hill from Tagaytay. Isa po kayo ng over 1,400 puzzles. Na yung 1,028 po sa mga yan ang recognized by Guinness. And until now, tayo pa rin po ang title holder for the largest collections of jigsaw puzzles in the world for almost 11 years na po. Bawat puzzle naman po natin, may mga label yan. Diyan yung po mababasa yung title, numbers of pieces, completion times, and region o yung pansang pinanggalingan po ng ating mga puzzle. And lahat po sila is imported naman from 50 different countries na po tayo. Ito yung mismong ano? Yan po. Yan po yung original certificate ng Guinness. And mamaya din po makakakita kayo dyan iba't ibang types of puzzle, kabilang na po yung ganito. So ito naman po yung sample natin ng wooden artifacts puzzle. Hindi po siya kagaya ng iba na common lang yung cuts. Ang wooden artifacts po, meron yung mga independent shapes or hidden objects na may kinalaman po sa pinaka-subject ng puzzle natin. And this one is about Parisian culture, so meron po yung... Hello! Mabuting araw mga ka-LJ family! Welcome back na naman sa ating YouTube channel, LJ Family Vlogs! Ayun ma'am, ngayon magpupunta tayo sa Puzzle Mansion. Sisimula ang ating ruta dito sa Ayala Mall City. Medyo matraffic lang siguro ngayon kasi Sunday. Sunday is a family day dito sa Tagaytay. Medyo namumula yung mapa natin sa Waze dahil matraffic. Pero ngayon medyo ano na, nag-clear na. Sana all the way up to 8 kilometers away lang yung biyahe natin. Okay, what we do here is go back, 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 back. Thank you.
sabi. Umay. Hmm. Traffic pabalik. Ang oras kaya kami mga kabalik sa Manila. Makaabot na tayo na. Pineapple ano? Ito, yan. Yan. Kasi maliliit pa. Oh. Naloob? Nagpababa? Meanwhile. Nandito na yung entrance kapunta sa Pasel Mansion. Yan, medyo pababa tayo. Kasi napapasel ako dito sa Pasel Mansion. Matagal na natin dapat na napuntahan. Yan, kasi na-intriga tayo dito kasi ano daw siya. Guinness Book of World Record holder daw siya. Na pinakamaraming puzzle. Lawak pala yung mga farm nila dito sa baba eh. Parang SBD farm, no? Punta natin sa kabila. Sa SBD road. Yung parking area. Yung ticketing booth. Ang dami pala ng celebrity na nagpunta na dito, no? World's largest. Hindi na kasya, o. Oh. Dami mga kilala, no? At saka yung mga shooting daw. Baba na lang po tayo. Bago ako. Baba niyo po kaluwa ko. Ganyan may tupad ko. Pasel Mansion Guinness World Records holder. Sir, welcome po sa Pasel Mansion. Ano po sir, na nakikita niyo dito sa loob? Kasi isang tao lamang ang isang tao. Isang tao lamang? Yes po. This is Miss Georgina Hill from Tay Tay Rizal. And siya din po owner na maternity dresses brand na Buntis and Editions. So, now makakakita po kayo ng over 1,400 puzzles. Na yung Dami, no? Binibili po niya sa iba't ibang bansa yung mga puzzle, then siya na po yun ang bukod. Ilan date yung nagawa niya lahat? Sa 1,400 po, from 50 different countries po na po. Dami, no? Mahirap ano yung tibagin yung world record na yun, ma'am.
And mamaya po sa taas, sir, nandun yung ating tatlo pinakamalaki. So ito po yung pinakamaliit. 500 pieces po ito na 20 minutes lang. 30 minutes? 20 minutes. At 20 minutes? Yes po. Ito yung mismong ano? Yan po yung original certificate. Certificate ng Genius. Mamaya din po makakakita kayo dyan iba't ibang types of puzzle. Kabilang po yung ganito. So ito yung example natin ng wooden puzzle. Hindi po siya kagaya ng iba na common lang yung pots. Ang wooden artifacts po, meron niyang mga indefinite shapes or hidden objects na may kinalaman po sa pinaka-subject ng puzzle natin. And this one is about Parisian culture. So meron po yung small Eiffel Tower, small bottle of wine, small dancing lady, the Arc of Triumph, and yung letters po na bumubuo sa pangalan ng Paris. Ang galing ah. Saan? May mga ano pa siya? P-A-R-I-S. Parang mga hidden image pa. Ito yung secret ano? Image yan. Yes po. And meron din po tayong mga vase puzzle from Japan. Sorry po. Vase puzzle po natin made of plastic materials with interlocking pieces. So hindi na po niya kailangan ng glue or kahit anong pandikit. Then ito lang po yung type of puzzle natin na may series of numbers or pattern kung paano mabubuo. Pero hollow po sila, walang ibang foundation na nabuhol sa bawat puzzle pieces in place. And kagaya mo nito, ma'am sir, yung mga ball puzzles po dyan sa ilalim from China and US. Then next po natin, ang pinakamahirap po ang hardest puzzle ni Mang Gina, ang Las Hilanderas from Spain. That is 10,000 pieces na 12 and a half days lamang po niya binuo. And consider nga po bilang the hardest puzzle dahil naman sa saturation ng dark colors ng bawat size. Oo nga, no? Parang magkakapareho yung ano, yung dark ano image. So ayan, ma'am sir, wala naman pong time limit yung pag-explore nyo dito sa loob. So take your time lamang po para mag-takes ng photos and videos. Mamaya po dyan sa gilid, madadaanan nyo po ang the first puzzle ng Gina. That is the Mickey Mouse puzzle from US year 1985. 5,000 pieces po yun. Tatlong araw lang niya din. Oh. And yan po sa monitor natin, mapapanood nyo po ang live stream ni Ma'am Traffic Jerky sa rated page. And pag okay na po kayo dito, nandiyan lang po ako sa labas para sasamahan ko po kayo mamaya pataas para naman po sa tatlong pinakamalaking puzzle and super. So ayan. Eh, kami lang araw na dito? 12 and a half days. So ayan, enjoy po. Parang bola na ito, mga puzzle din pala.
sa doon. Isa pa sa mga sobra-sobrang bunga ng pagsisikap ni Gina ay ang Puzzle Mansion na ito dito sa Tagaytay City. At sa loob ng mansion na ito, matatagpuan ang mahigit 1,400 puzzle na kanyang binili sa mahigit na 50 bansa na pinuntahan ni Gina. At hanggang sa siya'y tinaguri ang Guinness Book of World Records. Ang pausitation sa Pacific Land. Ayun, yung mga may puzzle. Kasi na pag mga magkakalang ay yung magyakot sa pagkakalang sa pagkakalang. At saka, yung mga Mona Lisa yun, mo protektado. Mahal siguro bilhin niya dyan ang Mona Lisa. Thank you.
Later, please. Oh. The first biggest fossil po natin, the wildlife from Germany. That is 33,600 pieces by 1 year and 8 months po. Oh, 1 year and 8 months? Yes, sa Germany? So binili niya to sa Germany? Yes, ma'am. So dito po niya sa Pilipinas. Ginawa? Siya lang ba isa? Yes, ma'am. So 1 year and 8 months din pong bawal pumasok sa working area. 1 year and 8 months, ginawa yung puzzle na yan. And katabi po niya yung third biggest puzzle at the same time, yan na po yung last piece din. Last piece? Yes, ma'am. So bayan na po siya nalilita na. Nang? Dito. Ilan taon siya nung? 63 lang. 63? So nagka-complication naman po sa diabetes. Si Gina Lacuna? 24,000 by 6 months period. Saan niya ito binili? Doon din? Ah, ilang ano niya ginawa? 6 months lang po. 24,000 pieces. 6 months. From the pop art by Kate Haring, that is 32,000 pieces by 4 months lang po niya. 4 months? Second biggest ito. Yes po. So kahit mas madali pong panahon yung nagugol sa pagbubuo, mahirap pa rin po siya dahil meron siyang mga same colors. At the same time, yung white lines na po niya yun is mga puzzle pieces pa din. Okay. So, sa ano niya rin yan binili? Germany. Sa Germany? Yes. So, bago yung first ito muna? Magkakasunod na po yun. Mm. And sa last frame naman po natin, so ito po yung mga customized puzzle of Philippine Tourist Spots and Sceneries. Kung saan kumuha pa po si ma'am ng permit from the government para naman po sa copyrights ng bawat photos na ginamit po sa mga puzzle. Ay, may ganun. Yes po. So dahil nga po yan is official photos po ng ating government para sa mga posters, postcard and post stamps. So kumuha po siya ng permit para may pa-customize naman po into puzzle. Kahit yung ano, yung sa Bohol, ayan. Yes po. A few moments later. Hours later. Wow! Mr. LG, you know, marunong din pala magbuo ng puzzle. Dahil sa kanyang mga natunghayan, sa 1,400 na puzzles. Pati another na. Dahil doon, is na-inspire si LG magbuo ng kanyang puzzle. Ayan. Ang bilis mo naman gumawa, LG. Magaling ka na mag-drawing, magaling ka pagbubuo ng puzzle. O, yung isa. Isa talagang alagad ng sining, LG. Pabuoyin mo na. Alam mo ba ang alagad ng sining? Mahilig ka sa sining. Ma-art ka, ibig sabihin, ma-art. 3 hours later.